Kumusta kayo guys? Ako po ang inyong online criminologist. Police ako. So, update tayo sa videos natin. No? Pag-uusapan natin ngayon ang dalawang klaseng ng violation or ng krimen or kakaiba ng ordinance or city ordinance sa crime. O yan ha. Pag sinabing ordinance guys, it's applicable lamang. Ito ay violation sa isang cities. May mga ibang cities na yung mali sa kanila, hindi mali sa kanila. Yung bawal sa kanila, yung crime sa kanila, hindi crime sa ibang cities. For example, may mga isolated case na tulad ng no helmet. Normally, ang no helmet violation ay isang traffic violation lamang iyan na may multa lang, walang pagkakulong. May alam akong cities na ang no helmet ay crime. O, diba? So, may nagsabi lang sa akin na ang no helmet violation ay crime daw sa cities na yon. So, yan pagkakaiba. Normally naman, ang violation ng ordinance ay fine lang naman yan sa kanila. Walang pagkakulong. May mga isolated case lang na sila, mayroong kulong. Tulad nga niyan, yung no helmet sa kanila ay mayroong fine and kulong. Diba? Ayan pagkakaiba ng cities violation or ordinance violation. Okay? Sa mga nga pala guys, sa mga gustong magpa-assist o kung kailangan nyo ang aking assistant, so, huwag kayong mahiyang mag-connect sa aking messengers. Pulisya ko ang pangalan. Itong pangalan yung Pulisya ko. Ayan ah. Pulisiacoo. Sa messengers at mag-get appointment po kayo para magtama yung oras natin. So normally, ang free time ko na may medyo may signal ako kapag video call kayo ay alas 9 ng umaga hanggang alas 12, 12 o'clock. Sa mga gusto lang magpa-assist, no? At ano naman ang requirements? So, mas maganda, mas priority natin yung nagsisin ng mga sender stars natin dyan sa Facebook. At naka-join sa aking channel sa YouTube membership. So, mura lang yan, guys. So, 129 pesos lamang yan sa isang buwan. So, malaking support na yan. Actually, hindi yan bayad eh. Support niya lang sa aking YouTube channel. Yung join membership nyo para maboost naman ang ating channel. At siyempre, subscribe and click all. O, tingnan na. All. Saan mo kikita yung all notification bell? Yan sa mandang kanan, meron dyan parang kling-kling. Kling. Pindutin niya all after niya mag-subscribe. Para from time to time na hanapin niyo ko, ay nandyan lang ako. Hindi naman kasi ito kasing assistant natin. Hindi nyo naman ito ngayon lang kailangan. For life, kailangan nyo ito at ng servisyo. Kasi yung problema ay hindi natin alam kung kailan darating. Parang emergency siya, no? So, mas maganda sa ngayon pa lang, prepared na tayo. So, natututo. Alam yung gagawin. For more videos, napakarami na nating videos dyan. Hanapin nyo na lang yung kailangan nyo. Okay? At kung wala kayong maintindihan, abay, intindihin nyo. So, ang hirap mag-aral, no? Sige. So, sa mga gusto naman, mayroon tayong ibang link dyan. Pupromote tayo ng ilang products ng Lazada. Andyan yung link. CCTV camera, normally ang gusto kong mai-install sa bahay natin o sa bahay nyo. Para kahit nasaan man kayo naruroon, so, applicable na masisilip nyo yung family nyo, yung bahay nyo. Ayang V380 Pro CCTV camera. At itong guy prepared natin ang i-install sa ating mga bahay ay may memory.
Kasi yun yung purpose niyan eh. Hindi mo naman kasi lagi pwedeng tingnan yan. Sige. Pero kung may memory na yan, naka-auto-delete na yan, hindi na mapupuno. So, system na ang mag-delete automatic. So, kadepende na lang yan sa kailangan yung storage na bibilihin na package kung ilang days ang kaya niyang i-store dyan sa CCTV. Okay ah? So, yan. CCTV ang natin. Normally, pinopromote natin. Kung kayo ay mayroon ng stable internet. Kasi karamihan, internet ang nagdadala niyan sa CCTV. Okay? So, ano naman ang haba na natin, no? Ano naman ang krimen or crime? So, maraming crime. Unang-una, pinagbabasihan ng crime ay ang mga nakasulat sa revised penal code natin. Napakarami yan. Crimes against person, crimes against property, or napakaraming crime, guys. So, kung isa-isahin natin, abutin tayo ng isang taon bago matapos. Basta, revised penal code, special law, tatawag tayong special law na upgraded na yan from time to time, pwedeng magbago. Yan, at ang application yan all over the Philippines kapag batas. So, sakop niya buong Pilipinas. Saan ka man naroroon, basta nasa Pilipinas ka, ay sakop ka ng batas. Kaya lang, yung iba ay lumalaw pa sa batas. Di ba? Yung enforcers lang ang hindi siguro alam o nabubulag sa batas. Ano siguro nung nag-aaral siya sa law, ay nakalimutan niya yung batas. Kaya nung makita niya, nalagpasan niya o hindi niya nakikita yung batas. Maraming ganun, no? Basta na sa Pilipinas ka. Overlooking ang batas. Overlook. Yes! Masyado nang mahaba. Thank you for watching, guys. At uulitin ko, kung gusto nyo ang mga ganitong content, dito lang yan sa ating channel, Polisya Po. I-click nyo lang yung subscribe, join membership for your support. At again, kung gusto nyo ng aking serbisyo, magpa-appointment kayo. Batin lang muna ko. Para mag-usap tayo sa video call. Or kung wala ka namang internet, pwede namang number. Okay? So, take note. Priority natin ang nagbibigay ng suportang panggasolina or pambili ng tools. Nagagatad pa ako, guys, ng fund para sa ating computer. So, target natin ay December. Last year, hindi ko nagawa. Failed tayong mag-ipon. Siguro ngayon, so may konting halaga na akong naipon. Dagdagan na lang. Hindi pa kasi kaya ng revenue natin sa social media. Maraming salamat. Thank you for watching.